Nakasuot ako ng jeggings at puting halter top shirt habang nakikipagsabay na ako sa mga kasama kong empleyado sa paghihintay ng bus sa sasakyan namin. 2 weeks had passed at ngayon na ang araw ng alis namin. Sabi nila isa daw na sikat ang pasyalan dito sa Davao. Kami pupunta, pero hindi naman sila sabi kung saan. Wala akong masyadong alam dito sa Davao, kaya kung saan man kami pupunta, hindi ko rin alam. Basta, makikipagsabay na lang ako sa kanila. Total, gusto ko rin namang mag-unwind. Mas maganda na rin tanggalin ko muna sa isip ko ang mga problema ko ngayon. Kanya-kanyang dala ng kamera ang mga kasama ko. Magtatagal daw kami ng 3 araw doon sa pupuntahan namin. Pero parang 1 buwan kami magtatagal doon dahil sa dami ng dala ng mga kasama ko. 4 na araw lang ba kami doon o kalahating buwan? Yung totoo. Celine, tabi tayo ha? Si James. Lumapit siya sa akin at umakbay. Ngisi-ngisi siya habang nakaakbay sa akin. Hindi naman ako naiilang sa kanya dahil matagal na rin kami magkakilala. At aaminin ko, magaan ang loob ko sa kanya. Siguro dahil palangiti siya at masayang kasama. Hindi rin kasi siya intimidating kaya siguro magaan ang loob ko sa kanya. He is more like a kind and joyful guy than a hot and generous man, like Jacob. Bakit pa bigla-bigla na lang pumapasok sa utak ko yung lalaking ko? Ni hindi ko nga alam kung sasama yun sa amin eh. At wala na akong pakialam kung sasama man siya o hindi. It's already out of my care. Iniwan muna ako ni James dahil nakipagkwentuhan muna siya sa mga kaibigan niya. Ako naman ay tumingin lamang sa wristwatch ko. Napanguso ako. 8 a.m. daw darating yung bus na sasakin namin at 15 minutes na lamang magna-9 na. Oh my God! Celine! Ang sexy mo! Sabi ni Paula at lumapit sa akin. Sa pagkakaalam ko, isa siya sa mga kaibigan ni James at Kim. Silang 3 naman ang kilala kong empleyado ng BGC eh. Yung iba hindi ko masyado nakakasalamuha. She is wearing a short shorts and a red tube top na pinatungan niya ng itim na long sleeves. Nginitian ko lang siya at eksakto naman napatras kami dahil dumating na ang bus na sasakin namin. Excited silang lahat na sumakay doon at since ayaw ko makipagsiksikan, nagpahuli na lamang akong sumakay. Celine! Napalingon ako kay James nang tinawag niya ako. Nakasay na siya at tinuro niya yung upuan sa tabi niya. Dito ka! Sabi niya pa. I can't stop myself from smiling. Tumango ako sa kanya habang malaki ang ngiti ko sa labi. Akmang papasok na sana ako ng boss nang may biglang humila ng bewang ko na nakapagpasinghap sa akin. What the damn hell? Damn, Jacob! Naramdaman ko ang pagpulupot ng isang braso sa bewang ko at amay pa lamang niya, kilala ko na kung sino siya. Nilingon ko siya at sinamaan ang tingin. Wala ba siyang pakialam sa mga empleyado na nakakakita sa amin? Kasi ako, hiyang-hiya na, dito. Ano na lamang ang sasabihin nila? Na may relasyon kaming dalawa? Kahit wala naman talaga at imposibleng mangyari yun. What the hell are you doing? I ask. Halos umapoy ang mata ko dahil sa pag-iinit ng dugo. Damn him! Kung gusto niya akong ipahiya, wag naman sana sa harap ng mga katrabaho ko kasi nakakabisit lang. What? Taas kilay niyang tanong. Ramdam ko ang titig at dinig ko ang singhapan ng mga taong nakapanood sa amin. Ngayon, syempre, sino ba namang hindi magugulat? Si Jacob ay nandito ngayon at nakapulupot ang braso sa bewang ko. Sigurado ako maging top news ang bagay na ito sa mga chismosang katrabaho ko. Anong what? Pabulong na tanong ko at pinanlisikan niya ng mga mata. His eyes were filled with amusement. Kitang-kita ko kung paano yun sumabay sa pag-angat ng sulok ng mga labi niya para sa isang ngisi. Sa kotse kita isasakay. Sabi niya at hinila ko. Nanlaki ang mga mata ko at nagpumiglas agad. No way! Sigaw ko at natigilan lang bigla niya akong hinarap. Ano bang meron sa lalaking to? At nakaka-intimidate agad siya kahit titigan ka lang niya. Marahas kong nahigit ang hininga nang hinila niya ako na naging dahilan para mapasubsub ako sa dibdib niya. Pinulupot niya isang braso niya sa bewang ko habang ang isa namang kamay niya ay nasa bato ko. Ramdam ko rin ang hininga niya sa leeg ko. My breath hitched. My heart beats faster than usual. Pakiramdam ko nakipagkarirahan na naman ang puso ko at bumigat din ang paghinga ko. It is just his touch for fuck's sake. Hawak lang niya ganito na agad ang reaksyon ko. Paano pa kaya kung... You will go with me or I'll tell them that you're my girlfriend? Mapang-uyam na tanong niya sa tenga ko. Nangatog ang tuhod ko nang dumikit ang labi niya sa ibabaw ng tenga ko. Damn you! Nanginginig ang labi ko. Narinig ko pa ang mahina niyang pagtawa. Choose, babe? Nakangising tanong niya
Mariin kong ipinikit ang mga mata at inilapat ang kamay sa dibdib niya para sana itulak siya, pero nanginig lang ang kamay ko at hindi ko siya naitulak. Parang hangin lang ako nakatayo dito ngayon at walang lakas dahil sa makamandag na iyong pasensya, and I hate myself for that. You are such a controlling boss, Jacob. Pabulong na ika ko. I know that he is widely grinning right now. What an evil and controlling boss. I am not a controlling boss, babe. I am just owning what's mine. Ika niya. Kumunot ang noo ko at kumalabog ang puso. What? Hindi makapaniwalang tanong ko. Again, he said that he owns me. Pero hindi ko naman alam ang ipapahiwatig nun. I know what it means when you're owning someone, but it doesn't mean that you have a feeling for that someone. Bakit ba hindi niya na lang ako diretsahin para hindi na magulo ng ganito ang isip ko? Kung may gusto man siya sa akin, sabihin niya na, dahil baka umamin din ako na may gusto ko sa kanya. Ang landi. Wala na ako nagawa nang hinila niya na ako papasok sa Lamborghini niyang sports car. Siguro kailangan ko na lang ihanda ang sarili ko para mamaya, dahil sigurado ko babahain ako ng tanong ng mga katrabaho ko. Saan ba magaganap yung vacation? Tanong ko kay Jacob habang nagdadrive siya. Siya lang ang nakakaalam kung saan kami pupuntang lahat ngayon. Hindi niya kasi yun sinabi sa amin dahil sorpresa daw yun. I don't know that Jacob is fond of surprises. I giggled because of the thought. You'll see. Maikling sagot niya. Umirap ako sa kawalan at tumingin sa kanya. Napahagat ako sa pangibabang labi na makita kong itsura niya. May damit bang hindi babagay sa kanya? Kasi kahit nakaputing t-shirt lang siya ngayon at black na jeans ay sobrang hot niya pa rin tingnan. His body reflects every time he moves at nakakadagdag lamang iyon sa kakisigan niya. Damn it! Wala yatang babaeng hindi maglalaway kapag nakita siya, and I am sure of that. I might do something you don't want me to do if you will keep staring at me like that, Celine. Sabi niya na nagpakurap sa akin. Shit! Kanina pa pala ako nakatitig sa kanya. What? I ask, frowning. Ngumisi siya at pinaglandas niya ang dila sa pangibabang labi niya. You are staring at me like you want to eat me. Do you really want to eat me? Nang aasar siyang tumingin sa akin. Ang kaninang pagkamangha ko sa kanya, napalitan agad ng galit. Bakit ba ang hilig mong buwisit ng lalaking to? Ang sarap niyang ipalapa sa buwaya. Buwisit? Fuck you! Mariing ika ko at napakunot na lamang ano ko nang mas lumapad ang ngisi niya sa labi. Oh, you want to fuck me? Puno ng pang-aasar na ika niya. Napatali ako at nagulong buhok ng dahil sa pagkailita. Wala yatang araw na hindi mang-aasar ang lalaking to eh. Meron bang araw na magiging tahimik lang kami kahit magkasama kami? Kasi sa tingin ko, wala pang araw na nangyari yun. Ang malalim na halakhak niya ang pumuno sa kotse niya. I don't know why, but I just found his laugh cute. Parang ang layo kasi sa personalidad niya ang tumawa ng ganyan. His personality shows authority. At parang kapag titingnan mo siya, hindi mo mai-imagine na tatawa siya ng ganoon. I guess I'm lucky because I can hear him laugh. Mga 2 oras din ang tinagal ng biyahe namin bago nag-iba ang paligid. Naging mapuno ng lugar na ito at parang nasa loob kami ng isang kagubatan na may kalsada sa gitna. Hindi ko napigilan ang sariling mamangha. Awang ang labi na tumingin ako sa labas ng bintana. Parang bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkagustong maramdaman ang hangin sa labas. Can I open the window? Wala sa sariling tanong ko. Kung saan niya iyong binaba at sumalubong kaagad sa mukha ko ang malamig na simoy ng hangin. Walang masyadong sasakyan na nakakasalubong namin, kaya medyo mabilis ang pagmamaneho ni Jacob na naging dahilan para mas gumanda ang bugso ng hangin sa balat ko. Napahiyaw ako nang bigla na lang magpatalon ng konti ang sasakyan na namin dahil sa lubak na nadadaanan. Careful, babe. Dinig kong sabi ni Jacob bago ko maramdaman ang mainit iyang palad sa bewang ko. May kung anong kuryente yung naidulot sa kaibuturan ko na naging dahilan para mag-init ang pakiramdam ko. Mariin kong ipinikit ang mga mata at dinama na lamang ang simoy na hangin na tumatama sa mukha ko para pagtakpan ang kakaibang emosyong nararamdaman. Ayokong maramdaman ang bagay na iyon, lalo na kay Jacob. Dahil ano ba kami? We are nothing. At mas lalong nahahalata ko iyon tuwing iniisip ko na hindi ko siya kilala. Bukod sa pangalan at trabaho niya, ano ba bang alam ko sa kanya? Wala na. Kaya hindi na dapat ako nag-a-assume ng mga bagay-bagay dahil alam kong imposibleng mangyari ang mga iyon. Malaki ang ngiti kong inayos ang pagkakaupo
Jacob na rin ang nagsara ng bintana ko at sa buong minutong iyon, hindi ako lumingon sa kanya. Hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin, hindi man lamang ako sumulyap sa kanya. Wow! Naibulalas ko kaagad na makababa ako ng sasakyan. Kami ni Jacob ang unang dumating dito, kaya wala pa mga kasama namin. A crystal blue waterfalls welcome me. Parang nai-imagine ko ang oceanic na mata ni Jacob habang tinititigan iyon. It is just so mesmerizing and oceanic that whoever may see it will be in awe. Awang ang labi kong inilabas ang cellphone at kumuha ng litrato noon. Kita ko sa gilid ng mata ko ang pagbababa ni Jacob ng mga gamit namin. Teka nga, saan nga pala kami matutulog? Kokonti lang ang tao dito. Siguro hindi pa ito ang pinakamagandang parte ng pasyalan nito at nasa ibang parte sila. This place is so mesmerizing and amazing. Nakarinig ako ng tunog ng makina sa likod ko. Akala ko yung sila James na iyon kaya agad ako lumingon doon. Pero parang biglang nagbago ang timpla ko na makita kung sino iyon. Wearing a creamy tube top dress, napit-napit sa katawan niya. Bumaba siya ng sakaya niya. She is wearing sunglasses at napaangat na lamang ang kilay ko dahil sa itsura niya. Nagkamali yata siya ng destinasyon. Jacob! Tiliniyat agad na yumapos kay Jacob. Napaiwas ako ng tingin. Suddenly, I felt my heart is beating cut into pieces at ayoko ng pakiramdam na iyon. Nakakababa. Mukhang nagulat si Jacob sa presensya ni Valerie, kaya hindi niya agad ito natlayuan. What the hell are you doing here, Valerie? Si Jacob at itinulak si Valerie. Marahas ang pagtulak niya kaya napangiwi na lamang ako. Seriously? Bakit parang ang harsh niya yata kay Valerie? Butit na balanse ni Valerie ang katawan niya at hindi siya natumba. What? Tumatawang ika ni Valerie. I'm here for you, Jacob. Hindi ka ba masaya na nandito ako? Sabi niya at hinaplos ang braso ni Jacob. Umiwas sa kanya si Jacob at napatingin sa akin. Dahil sa gulat ay agad ako napaiwas ang tingin. Bakit kailangan niya pang lumingon sa akin? Napaigtad ako mala sa pagkakatayo nang hinawakan niya ang kamay ko. Sa nanlalaking mata, lumingon ako sa kanya. Let's go! Sabi niya lang at hinila ako. Nagpahila naman ako sa kanya dahil hindi ko naman hahayaang maiwan ako dito. Nakasabit sa braso niya ang backpack ko habang ang backpack naman niya ay hawak-hawak niya sa kabilang kamay. Jacob! Napalingon ako sa likod namin nang marinig ko ang tili ni Valerie. Nakikita ko siyang nahihirapang maglakad sa batuhan dahil sa heels niya. Napailing ako at mariing pinagdikit ang labi para pigilan ang tawa. Sino ba naman kasing nasa tamang pag-iisip ang magsusuot ng heels para sa ganitong lugar? Crazy! Jacob! Patuloy na tawag niya pa. Gusto kong matawa dahil wala lang. Pakialam ang lalaking katabi ko doon at mahigit lang ang hawak niya sa kamay ko na para bang aalis ako kapag niluwangan niya iyon. Sa hindi malamang dahilan, bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Hindi ko na rin napigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi. Everything feels so surreal and unbelievable, kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Sa isang inn kami nag-check-in. Dumating na rin ang mga kasama namin at napapangisin na lang ako tuwing maririnig ang ingay nila dito sa loob ng lobby. Si Valerie, nandoon sa gilid, nakaupo at minamasahe ang paa niya. Wala pa namang nagtatanong sa akin ng tungkol sa inasta ni Jacob kanina, kaya chill muna ako ngayon. Pero siguradong babahain nila ako ng tanong mamaya. Hi! Napaigtad ako mula sa pagkakaupo sa bench sa labas ng inn nang may kumalabit sa akin mula sa likod. And to my horror, bumungad sa akin ang mukha ni Valerie. What do you need? Seryosong tanong ko. Pwede ba ako magpasama sa iyo? Tanong niya. Naningkit ang mga mata ko. Wala naman siguro siyang binabalak na masama, hindi ba? Sa iba ka na lang magpasama. Sabi ko at nag-iwas ng tingin. Please, Celine, ikaw lang kilala ko dito bukod kay Jacob. Since naliligo pa si Jacob sa room niya, sa iyo muna ako magpapasama. Nakangising ika niya. Kahit gaano ko isuksok sa utak ko na wala siyang binabalak na masama, ay hindi ko kaya. Sa ngisi pa lang niya, alam ko nang may binabalak siya. Pero sino ba naman ako para mahulog sa kung anumang binabalak niya? Kung sasamahan ko man siya ngayon at may binabalak nga siya, I need to be alert. Yun lang, at hindi ako mapapahamak. Sana nga hindi ako mapahamak. Hindi na ako nakatanggi sa kanya nang hinila niya ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Dahil hindi naman ako pamilyar sa lugar na to at hindi naman ako si Google na lagi may dalang sagot.
Mahirap din i-memorize kung saan-saan kami lumiliko dahil puro puno ang paligid namin. Napayakap ako sa sarili na biglang nagtaasan ang balahibo ko. Hindi mo gugusto yung manatili sa gubat na ito hanggang gabi dahil kapag ganun nga ang nangyari, baka isipin mo na lamang na pinapalibutan ka na lamang ng mga ligaw na espiritu. Malapit na ba tayo? Tanong ko kay Valerie. Nasa harap ko siya at halos isang oras na kaming naglalakad dito. Oo, maikling sagot niya lamang at naningkit ang mga mata ko na makakita ng isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Teka, paano nagkaroon ng kubo sa gubat na to? At ang mas pinagtataka ko pa, dun yata kami pupunta. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Parang pakiramdam ko may masamang mangyayari. Parang sinasabi ng isip ko na bumalik na ako at iwan na lamang si Valerie dito. Valerie, aalis na ako, sabi ko at tumalikod na. Kaso, napatras na lamang ako na makita ang dalawang lalaki sa harap ko. Malalaki ang katawan nila at sigurado akong kapag nahawakan man nila ako ngayon, hindi na ako makakawala. Damn it! I shouldn't have believed her. Sa kabila ng malakas na tibok ng puso ko, narinig ko ang malakas na halakhak ni Valerie. Sinasabi ko na nga ba eh? Ano bang pumasok sa utak ko at sumama ko sa kanya? I did not know that you will be this fool, Celine. Tanga ka rin pala. Pang-aasar niya at pumunta sa harap ko. Umigting ang pangako at parang gusto ko siyang durugin ngayon. At parang naging literal na napalakas siya sa paningin ko. Ganito ka pala ka-cheap, Valerie. Hindi ko inakalang kailangan pong magbayad ng ibang tao para sa bagay na to. Ngisi ko. Dumilim ang mukha niya. I am not cheap, idiot. Nanggigigil na sigaw niya. Talaga? Mapang-uyam na tanong ko. Sunod kong naramdaman ay ang paglapat ng palad niya sa mukha ko. Napabaling ang mukha ko sa kaliwa dahil sa lakas noon. Bantayan niyo niyang mabuti. Dinig kong utos niya sa mga lalaki at naglakad na papalayo. Valerie! Sigaw ko at hahabulin ko sana siya nang hinawakan ako ng dalawang lalaki sa magkabilang braso. Let go of me! Sigaw ko at pinanlisikan sila ng mata. Pero ganoon na lang ang panlalamig ko na makita ang mga ngisi nila sa labi. Nakakakilabot yun at parang may binabalak. Ayoko ang ngisi na yun dahil alam kong hindi lang nila ako babantayan ngayon. Hindi ako tanga para sa bagay na to and I did not expect myself to fall for Valerie's trap. Shit! At dito na po nagtatapos ang kasiyam na kabanata ng kwentong The Possessive Billionaire. Sana'y patuloy niyang sabay-bayan ang susunod ko pang uploads. Maraming salamat!